my hands steady, I feel ready, but my legs heavy, I don't get it, how come I haven't hit it already, still working, I'm still learning, I'm still searching, finally earning, something finally turning, something called a profit, if I hear you talking shit, don't get caught in it. Ako po si Algin Rubio. Ako po ay isang ordinaryong Filipino lamang. Ako po ay isang ex-abroad. At bilang isang OFW, syempre, iniisip natin kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos nating mag-abroad. At isa sa masusi kong pinag-isipan is kung paano ko mapapalago yung ipon or kinita ko noong panahong nagtatrabaho ko sa ibang bansa. Ang isang idea na laging pumapasok sa isip ko is magnegosyo. Before ako matapos yung kontrata ko sa ibang bansa, ang idea na laging pumapasok sa isip ko is magnegosyo. Ngunit sa tuwing iniisip ko ang pagninegosyo, ang laging tanong ko sa sarili ko is anong negosyo ang papasukin ko? So before ako makauwi dito sa Pilipinas, isang katutak na research asking ng suggestion galing sa mga friend, mga kaibigan ko, sa family or relatives about ano yung magiging negosyo ko, tsaka kung ano yung negosyo na papasukin ko. Then until nakauwi na ako dito sa Pilipinas, hindi pa rin ako makapag-decide anong negosyo yung establish ko or yung papasukin kong negosyo pagdating ko dito sa Pilipinas. So, na-timing naman nung pagdating ko dito sa Pilipinas is kasagsagan ng COVID pandemic. So, nag-declare na ng lockdown dito sa Luzon area and nadama yung ano natin, yung probinsya. And most of the provinces here in Luzon area is declared for being lockdown. So, ibig sabihin nung nag-lockdown, stranded lahat, halos lahat ng mga tao sa kanilang mga bahay. Hindi na pinapayagan lumabas nung nag-declare na yung government ng lockdown dito sa most of the area here in Luzon. But good incident na nangyari nung time ng lockdown is so merong alagang rabbit si tatay ko. So isang pares yun, isang lalaki, isang babae. Then isa pang good thing na nangyari is pregnant pala yung doe. Then, after a week nang dumating ako rito sa lalawigan ng Bataan, simula nung nag-lockdown, is nanganak yung doe. Then, yun yung naging pastime ko and bilang stress reliever na rin habang lockdown and panahon ng pandemic. Then, another month or in the next month, yun nanganak uli yung rabbit dito sa bahay. Then, nung nakikita ko na mabilis dumami yung pag-aalaga ng rabbit, doon na ako nag-decide na gawing negosyo ang pagra-rabbit. So, una kong ginawa is binenta ko online yung mga first batch ng anak nung rabbit. Which is, for me, it's bad decision. Dahil, at first place, hindi ko inisip na paramihin muna yung mga alagang rabbit dito sa bahay namin. Pumasok kagad sa isip ko is ibenta and hanapan ng buyer kagad online or pinagtanong-tanong ko sa mga gustong mamili. Yes, and I admit that my decision was a very, very bad decision. So, on that scenario, makikita nyo that I was a newbie or beginner sa pag-establish ng rabbit farming or rabbitry. Then, later on, ang ginawa ko is naghanap ako ng mga community. Yung mga community sa online, then sa FB, na mga nagra-rabbit din. Nakakuha tayo ng mga ideas and nakasali tayo sa One Bataan Rabbit Club. And sinuggest nila sa akin ng mga ibang member na huwag muna nga daw magbenta ng especially doe or yung babaeng rabbit. Then ang gawin ko is paramihin ko muna yung ano yung mga gagawin kong inahin na mga rabbit dito sa rabbit farm natin. So all advices from One Bataan Rabbit Club members, it helps me a lot to keep staying on the right track being a rabbit farmer. One Bataan Rabbit Club is the one of the biggest group here in the province of Bataan na nagsusulong at nagpo-promote na ang
rabbit meat dito sa lalawigan ng Bataan. So, as time goes by, I volunteered myself to join the community, to join the One Bataan Rabbit Club. And para na rin tumulong sa advocacy to promote rabbit meat dito sa province ng Bataan, and to promote and give awareness and to boost the rabbit farming industry here in the province of Bataan. Ito pong aking rabbitry business is pinangalanan ko ng RRR Rubio Rabbit Ranch. Ito po ay nakapwesto dito sa cluster site na Maulimay, Bataan. So, ito pong rabbitry ko or itong rabbit business ko is nakatuon po sa pagpaparami bilang producer po ng rabbit meat. Sa ngayon po, ito ay hindi pa ganong kalakihan, ngunit ang akin pong business projectile dito sa RRR or Rubio Rabbit Ranch is sa loob po ng isang taon ay kaya na po nating makapag-produce ng mga rabbit meat sa ating mga buyer within my vicinity and sa mga buyer na po na gustong mamili ng rabbit. So sa ngayon po, ang mga linyada ng rabbit breed ko dito sa aking rabbit farm is yung nariyan po yung New Zealand. So meron po tayong upgraded chinchilla and meron din po tayong upgraded na palomino. So yun yung mga starting ano natin, breed natin dito sa ating rabbit farm. And meron po tayong order kay TDM, Tierra del Menor, na pure Californian, na later on i-deliver po sa atin dito sa lalawigan ng Bataan. And yun po yung magiging starting breed natin for more high quality rabbit and more high quality rabbit meat. Ito pong pure Cali na ating in order is one of my step to improve yung quality ng mga rabbit meat natin dito sa aking farm. So by the way, nag-start po muna ako sa mga New Zealand breed na rabbit. For me, it's a practical thing to do when you're just starting and new sa pag-rabbit. Ang mga New Zealand breed is one of the cheapest rabbit breeds for starting rabbit meat production. Then after that, kapag naging stable na yung rabbit farm nyo, may sasuggest ko na you start to upgrade the quality of your rabbit by crossbreeding your New Zealand to pure Cali, pure Palomino, pure Chinchilla, para ma-upgrade yung quality ng rabbit meat na iyong inalagan sa ating rabbitry. Para sa akin, being a rabbit farmer for now is a little bit challenging for the reason na alam naman natin dito sa Pilipinas is marami pa rin mga Pilipino ang hindi pa tanggap or accepted yung pagtangkilik sa product na rabbit meat. And it's a challenge for us rabbit farmer or influencer na nagsusulong ng advocacy promoting rabbit meat. Pero sa ngayon naman, medyo nagkakaroon na ng awareness ang ating mga kababayan about rabbit meat. Kaya para sa akin, kung titingnan mo ang pagra-rabbit farming, ang pagra-rabbit farming is may malaking potential na maging successful in the future. Kaya pinili ko na mag-start ng pagra-rabbit. So, opinion ko about rabbit industry. Katulad nga ng sinabi ko kanina na may malaking potential ang pagra-rabbit. So sa ngayon, comparing from the past years, boosting rabbit meat production, sa ngayon mas nakikilala na ang rabbit meat and mas marami na ang mga tumatangkilik sa rabbit meat compare nung past years, 2 years ago. Mas aware na ang mga tao about eating rabbit meat and aware na sila about sa nutritious benefit sa karne ng rabbit. So in my opinion, sooner or another a year,
magkakaroon na ng malaking market ang rabbit industry dito sa buong Pilipinas. Ako po yung nagsusulong sa advocacy na i-promote ang rabbit meat and rabbit industry dito sa kalawigan ng Bataan. Sa lahat po ng nanonood nito, humihingi po ako ng tulong sa inyo na suportahan yung advocacy na isinusulong natin about promoting and boosting rabbit meat and rabbit industry dito sa kalawigan ng Bataan. And hindi lang po rito sa kalawigan ng Bataan, kundi sa buong Pilipinas na rin po. And bilang pagsuporta po sa advocacy na isinusulong po namin ng One Bataan Rabbit Lab, huwag pong kalimutan na i-like and share yung mga video natin and subscribe to my channel and don't forget to ring the notification bell para pong ma-notify kayo sa mga latest update natin about rabbitry and rabbit farming dito sa ating lalawigan. So hanggang sa muli po, ako po si Algin Rubio ng RRR Rubio Rabbit Ranch. Sumabati po sa inyo ng magandang araw and God bless po.